Welcome back to Tribune Extra. I'm Idol once again at nandito na naman ako para ibigay sa inyo ang inyong full access into the world of showbiz. At sa hindi pa rin mamatay-matay na kwentong Julia Barreto, Gerald Anderson at Bea Alonzo, may bago na naman. O, sisimulan na ulit natin. Siyempre, this controversies, itong lovebirds na sila Gerald Anderson at si Julia Barreto actually having the time of their lives. Kahit na marami intrigue ang ipinupukol sa kanila, marami ang nakakapansin na parang solid na solid at very, very happy pa rin itong Julia at Gerald Anderson. Kasi nga, just recently, sa mga nakakita nito sa mga Instagram accounts nila, they set sail out in the open sea to go fishing. Yan, they were on board the BRP Jose of the Philippine Navy. Kasi diba, lieutenant si Gerald ng Philippine Coast Guard of So they headed off to the disputed West Philippine Sea. Hindi po makikipag-away si Gerald sa mga Chinese dyan. Nang isda lang. At guess what? Ang lalaki ng mga isdang nahuli ni Gerald. Ang galing pala niyang mamingwit. Talaga naman. Mukhang nagtagal sila doon sa gitna ng laot. Kasi nagpaabot pa sila ng sunrise. Parang meron pang image si Gerald na mag-uumaga. So, inabot sila doon ng magdamag. Charing! Yan, tuloy-tuloy din po ang pagpo-post ni Gerald ng mga cryptic at meaningful quotes. Ayan, which many think as parang patama or at least parang indirect answer niya sa mga revelations pa rin ng kanyang ex-girlfriend na si Bea Alonzo. Actually, ang pinaka-late is yung caption niya doon sa photo niya na nakabingwit siya ng isang napakalaki at napakahaba. Ang sabi niya, the best things in life come with patience. Tapos sa dulo po nun, may photo sila ni Julia. Ayan, what's more, all of his quotes, if you see through those, kung you observe yung image, may kinalaman nga talaga sa controversies na pinagdadaanan niya ngayon. Isa pang napansin ng marami, bukod daw sa trying to show daw sila that they're not affected, parang ma-showy daw actually ngayon itong si Gerald kay Julia on social media, compared to Bea noon. So marami pang mga haka-haka ng mga ganun yung mga tao. Sinasabi daw nila na baka daw mas mahal nga talaga ni Gerald itong si Julia. Kasi all out siya ngayon eh. While others sinasabi baka daw pang-asar lang daw. Well, we don't know. Hindi naman siguro. But the bigger question is, bakit nga ba ayaw mag-sorry nitong si Gerald kay Bea? Tingin nyo ba? O sagot kayo. Alam nyo, this has been the question of the month, of the weeks, kasi bakit nga ba hindi? Kung matatandaan nyo, isa sa mga biggest hugots nitong si Bea against Gerald was that he does not own up to his mistake. Daw, her exact word. Until now, he's not holding himself accountable. That's what really gets me. He has not changed, not a bit. He was only protecting himself. He's selfish. That's what she said in her interview with G3 San Diego for Mega Entertainment. Big word! At ito na nga yung sinasagot ng mga tao, yung mga quotes ni Gerald. No, ito na, they're actually replying na, bakit hindi ka na nga lang ba kasi humingi ng sorry kay Bea para matapos na? Para matahimik na itong si Bea at maging at peace na rin syempre si Gerald. So ito na guys, real talk tayo. Lahat naman kasi sa atin, lahat tayo, di ba? At one point or another, meron tayong taong hindi mapatawad. Aminin nyo! Meron tayong hindi mapatawad. Hindi dahil hindi tayo makamove on or bitter tayo, kundi dahil yung alam niyo yung feeling na hindi niya kasi maamin na meron kasalanan. Or yung kasalanan niya mismo, hindi niya maamin. Lalabas niya pa na tayo yung mali. So, hashtag gaslighting na to. Oh, may ganun ba? Di ba may ganun? Although, sinasabi nila na yes, forgiveness is internal at hindi kailangan na humingi ng tawad yung nagkasala sa'yo para ka magka-closure sa sarili mo. Pero, kailangan mo pa rin talagang marinig yung mga salitang sorry kung nasaktan kita, sorry if I failed you, sana kahit hindi man ngayon dumating yung pagkakataon at yung panahon na mapatawad mo ko at salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Nako! Tinamaan ka! Gusto mo rin marinig yun sa kanya, no? Nako! Eto, this is provided his version of the story is true. Kaya nga, di ba, may sampalan pa dapat na magaganap. O, natatandaan niyo ba yun? Yung sinabi ni Bea kung sakaling nagkita sila sa Star Magic Ball. Na sinundan naman ng pa-quote effect ni Gerald na there's peace even in the storm by Vincent Van Gogh. So, ang tanong pa rin ng bayan, tingin niyo ba na dapat nang mag-sorry si Gerald kay Bea? Do you think Bea needs Gerald's sincere apology
para tuluyan na siyang makamove on? Hindi ba makakamove on talaga tayo from a heartache kung hindi humihingi ng tawad sa'yo yung taong nakasakit sa'yo? Oh, Toto Ponder! Kaya salin na kayo sa usapan ha. Comment niyo below what you think at pag-usapan natin yan. At syempre para updated kayo sa lahat ng mga nangyayari all over the Philippines and sa labas pa ng bansa natin, all you have to do is visit us on www.net.ph on social media, that's Facebook, Instagram, and Twitter. We are Tribune PHL and most importantly, Tribune Now only here on YouTube. Kaya naman, magpapaalam na po akong lahat. Join me in our next conversation. Araw-araw po yan dito sa Tribune Extra and I will see you guys next time.